Sasagot ka, Kia. Hindi, syempre, as an actor kasi, dapat nandun yung possibility lagi. I mean, you can't look at your co-actor with love and not find anything to love about that person. And it just so happens that si Jordy is so easy to love. So, there's so many lovable things about her. So it's not hard for any actor to look at her and find something to fall in love with. Almost a year kayo nagkatrabaho, no? Yes. Ian, Jody. And then two and a half years naman for Sir Chief. Well, like I said before sa ibang interview, I said Jody is a very lovable person. So, like Ian said, she's mabilis ka ma-ano sa kanya. Because mabait, maganda. Parang she has most of the qualities in one. But we try to separate yung real from the real. So, kasi we don't want to complicate things also. And we respect Jody. Kasi alam namin na, diba, as people, as a person na may asawa na, ayaw din namin gawin sa kanya na parang gagawin kita number two, parang gano'n. So, it's, diba? Kasi, umabot doon yung chat. Umabot doon yung chat. Panic pa na talaga sa Chief! May scenario na. Talagang kasol-kasol niyang bilanggit niya. Ayaw ka lang mag-go number. Ay! May gano'n. No, but I have Johnny. Diyan kasi dati may gano'ng ano, di ba? Parang gusto na mag-end up kami na parang kahit na tapos ligawan ko si Jody, parang gano'n. So, ayaw, umabot sa point yung mga fans. Umabot sa point ng gano'n nung time na be careful. Kasi loso, no? Ayaw kang nakikita sa iba. Ayaw din si Jody makikita with other friends, parang gano'n. Naging seloso yung Jochard fans eh. Oh, yun nga, Jody. Speaking of pagiging seloso din, parang ang tignan natin, ang hirap din ang situation mo ngayon, ano? Pwede mo masabihin yan. Kasi pareho nga married man na sila, and then ang daming mga fans pa rin na kinikilig na parang nag-release or nag-hook. Ayun, alam mo yung may mga fantasy pa rin na sana kayo or something. Nagiging ano ka ba? Medyo maingat or nagkakaroon ka ng conscious effort na para hindi talaga kayo malink o magka-issue na malagay ka rin sa ano. Hindi, ako kasi umpisa sa akin palang klarong-klaro na sa akin yung boundaries ko at kung nasaan sila, anong estado ng buhay nila. Bilang married men, I should not do anything, di ba, na magkocross dun sa boundaries na yun. And yun nga, isa din pakiusap din namin sa mga fans na parang you know, parang not to take it personally, di ba? Parang alam din naman natin, hindi naman kaila sa lahat na they're married people. Yun.